All right, let's go. Hello, hello. Hi, bro. Kumusta? Wala, hindi ka pa lumabas? Hindi pa. Lamig? Sino? Ngaroy. Saan? Bumili lang. So, dito tayo mo sa to? Pwede. Para kita ano. Sige, sige. Doon malayo eh. Sige, sige. Ayan, may isa pa tayong tropa. Ang ganda ng skid plate ah. Kagabi pa kayo dito? Kamusta alon kagabi? Hapon kami dumating. Medyo okay din, low tide. Pero parang mas okay pa. So okay today? Parang mas malinis today, no? Kamada tayo. I mean, set up tayo. Time, hindi ko na talaga nakalimutan. Nandyan na lahat. Double check. Triple check ko yan. Punta na mga basura, B. Timo! This one, not it. Timo lahat yan. Ikaw. Baka dito. Isa mo nakaharap doon. Ah, ganda niyan. Dito rin yung kay ano, Harvey? Oo, paras kami. Dapat paras kami. Eh, kaso nakuha na yung isa. Habang papalengke ako kagabi, sabi ko pa sa anong gusto gawin, sabi ng asawa ko, sobrang ambisyoso mo ah. Day trip ka lang. So, biglang, nasa basket na lahat. Biglang palit. Tanggal lahat. Tapos yung dala kong pagkain, buti nandito kayo kasi nang dala kong pagkain para pang sampo eh. Pero okay na rin na nakaluwas tayo ng syudad at nakasurf ng konti or nabasa or nakababad sa tubig. At saka iba talaga yung hangin by the beach and iba talaga pag nagluto ka with friends and outdoors, kumbaga. This time, dala ko na talaga ang asin. Bakit? May asin na talaga dito. Saan ka asin? Ah, okay. Una sa lahat, marami akong sangkap. Yung ating lunch mamaya, gagawa ko ng parang dumpling, fishball, meat, egg noodles, soup. So, soup tayo for lunch. And then, may dala akong hamon galing Pilipinas na pwede natin siyang kainin with our bread. May dala akong piyaya na iinitin natin dito. Teka lang. Ah, ito. Kala ko nalimutan ko yung bread. So,
Ito, may bread. So, ham, cheese, sandwich. Kung may itlog, pwede rin. Kung wala, okay lang. May dala akong mayonnaise. So, siguro ito to start. And then, dami nating pagkain, ano? Pumunta pa akong Wemart kagabi. Kasi iba talaga yung egg noodles eh. Dala akong cutleries. Pero para lang sa... Kala ko kasi apat lang tayo eh. Sabi yung view na to. Nung trabaho ko sa Australia, by the beach, ito yung view ko sa kusina. Tapos pag nag-lunch break, yung mga iba kong mga kasamang chef, nagsasurf. Ako hindi. Kasi sobrang bagal ko. So habang sa break time ko, nagtatrabaho pa rin ako. So sabi ko, balang araw, dadating rin ako sa part ng life ko na magsasurf ako habang nagluluto. Ngayon baliktad, aba, ayaw ko magsurf, gusto ko magluto. Tapos sabihin ng mga kasama ko, hey JP, come on, surf with us. So usip, parang hindi kaya eh. Okay, anyway. Unahin natin itong tinapay. Yow! Init ah. Ganun ko lang. Tapos ito ko yung ating ham. Tinago ko talaga to para sa magandang okasyon. Syempre. Lahat ng Pilipina. Bango no? Amoy niya. Amoy agad no? Yun no? Habang naghihintay. Joyce, share kayo ni Ikoy dyan. Ah, ito yung masarap na day off. Iba talaga ang lasa sa atin, no? Minsan nagdadala akong baboy galing sa atin. Nilalagay, naka-vacuum seal naman. Basta naka-vacuum seal lang, tapos nasa freezer lang. Tatagal naman yun. Gagawa na akong sandwich. Simpleng sandwich lang. Dito na tayo maglalaro. Ito yung mayonnaise ko. Ayan o, asin o. Pwede na tayo mag-overnight dito or magdalawang araw dito. Basta may asin lang. Lagyan ko ng chili oil para masarap. Lagyan ko ng cheese. Yung ham, lagay ko dito. May butter kayo? Wala. Okay lang. Ito yung... Okay lang. Ito yung... sandwich ng Subway, yung siksik na siksik. Pati dito sa gilid. Di ba pag minsan pag kumakain ka ng sandwich, yung nasa gitna lang yung
Ito hanggang sa dulo. Hanggang kagat. Yan. One time may customer kami kumain ng aming empanada. Masarap, chef. Karne agad. Maganda rin 'to yung parang mozzarella, yung mabilis matunaw na cheese. Mukhang promising 'to na ham and cheese sandwich. Hindi lang basta-bastang ham and cheese. Alam ko magtatanong kayo kung saan nabibili yung sleeve na 'to. Sa Temu, guys. Nandiyan lahat sa Temu. Pati 'to nabili ko rin sa Temu. Yan. Sorry, medyo na-sunburn lang ng konti yung bread. Pero never judge a book by its cover, di ba? Bro, kumusta surf mo? Sarap. Okay. Sarap to say, Excel, marunong tumiming sa pagkain. Ganun talaga pag surfer, marunong tumiming sa lahat. Napansin mo mga surfer, mga suabe? Yeah. No? So, ito para na lang kay Roy mamaya kasi siya yung pinakamatagal mag-surf. So, siya yung pinakamaraming food. Para kumpleto yung Philippine experience dito sa Dubai. Kasi masarap talaga kumain ng sandwich na may chips, di ba? Ham and cheese sandwich with bikat. Halika, ma'am. Joyce, halika. Yan. Kaya na kayo ng hama. Nagyan na yung ham. Sarap. May anghang ng konti, no? Parang Pasko. No? Ilang hours siya nag-surf? Mga 3 hours. Bro! Kamusta surf? Book nga lang. Oo nga eh. Dito na ganap ako dito. Ayun, yung mukha ng stoke. Yung ngiti na ear to ear at yung mata komportable na kami dito. Next natin is gagawa tayo ng soup, egg noodles, fish cakes, beef. Dumplings. Tapos, nilagyan ko lang ng ito sa Timo rin. I-ice mo lang. So, parang oo. So, basically, boil ko lang siya. Ito, clams. Frozen clams. And, yun na yun. Hindi pa lang ka malaki, bro, sa'yo. And, kung gutom kayo, may dalawang pretzels. Gusto niya? Or mamaya na? Mamaya na. Save your appetite. Timo rin. Ito. Onions. Lagay ko na lahat. Ito kayo ah. Weekend. This weekend ba? Mukha. 73. Uy, meron kaming
message ko kayo ah. Meron kaming event sa March 2 sa Rami Automotive. Parang barbecue, halo-halo, tapos may mga kotse. Chill lang. Pero sobrang mabait siya kausap. Tapos sabi niya, you know, my favorite customers are the Filipinos. Sabi ko, really? Why? Because Filipinos, when they want something, they go get it. But if they can't afford it, they'll tell you that they can't afford it and they'll save up for it. Then he mentioned niya ibang nationality na these guys, hindi ko na sabihin kung ano, off cam. Sabi niya, they want the best, but they pray very low. Then yun, balik agad. But Filipinos, they want the best, but they work hard for it. Sabi ko, wow, ako naman na-touch naman ako sa sinabi niya. So, onions, tapos leeks. Gusto niyo ba, wag na natin lagyan ng bawang. Luya na lang, luya. Luya muna. Alam mo yung parang beef brisket, pag kumakain ka sa Chinese restaurant, yung beef brisket soup, yun yung una kong gustong gawin. Kaso lang sabi ko, baka matagalan tayo. Kasi slow cook talaga yan eh. Vina-follow nyo rin yung mga camping, surfing vlogs na dramatic. Yung mga perfect life, ano? Pero si Black Daddy, kita mo yan, si AJ ko, follow mo sa Instagram, Black Daddy. Surf, camp, motor, coffee, tapos forma, tapos poging-pogi pa. No? Bro, tumatawa si Iko yung... Tapos, ito yung design natin. Next. Frozen clams. Ito mabibili lang sa WeMart. Pag nagtinola kayo, minsan, haluan nyo to. Pabango eh. Or pag nagpasta ka, clams, garlic, pasta. Yun, olive oil. I-prepare ko na yung mga ibang sangkap. Sige, slice ko yung ito, fish cakes. Ito po na to, hulog na to po. Ito hulog rin po. Beef actually hulog rin po. So, ito lang yung fish cakes. And then, siguro ito mga maximum 2 oras. Oops! Lagyan ko na siya ng tubig. Kukuha tayo ng lasa from the clams and from the leeks, onions, ginger. Dagdagan ko pa ng isa. So, 2 litro to. Yan. 2 litro sapat na yan sa ganitong hulog ko na itong tofu para magdagdag lasa na rin siya sa sabaw. Ay, yung fish cakes pala. Hulog ko na rin tong fried tofu na nabili ko ulit sa WeMart. Kung nasa Pilipinas kayo or sa ibang lugar, punta lang kayo sa mga Asian supermarket or grocery, marami to. Pili ito, fried tofu. Mas may texture siya kainin. Or pag kinain mo, mas may texture. Yan. Then, ito hulog na rin natin to. I-last ko tong dumpling kasi itong dumpling mabilis to maluto. Parang nagbago ang isip ko sa noodles. Ngayon, titimpla na natin. Timplang ko siya ng 2... Oh, yawa! Timplang ko siya ng 2 klaseng soy sauce. Tapos, dala akong chicken cubes. Kung meron akong chicken bones, gamitin kong chicken bones. Kaso lang nasa camp tayo, guys. So, practical lang. Pero hindi ko siya i-overpower ng cubes.
Problema lang kasi, minsan, dinadaan na lang sa cubes. I guess, in life, balance-balance lang. There's nothing wrong with using it. Pero again, if you use it too much, then there's something wrong. Ah, habang naghihintay mga bisita ko, magpapamanay muna tayo. Ito eh. Ha? May mart rin. So, guys, nagmamatter kung anong brand ng soy sauce ang gagamitin nyo. So, example, itong klaseng soy sauce, never nyo gamitin sa adobo. Kasi yung adobo nyo, maglalasang Chinese. Pero kung gagawa kayo ng pares, masarap to. Since nagagawin ko, parang medyo may pagka-Chinese. Itong Chinese brand yung gamitin ko. Konti lang, para hindi ko siya ma-overpower. Then, so kung napansin nyo, hindi ako nagamit ng oyster sauce dito. Sesame oil. Okay na yun. Takpan ko. Then, itong noodles, may naisip akong gawin dito. Dapat dinala ko yung aking kawali na malaki. Ah, ito. Gigisa ko siya eh. Or, ganyan. Ano yung gagawin ko? I-blanch ko na lang siya. Blanch ko muna siya sa water, then itotoss ko siya sa chili garlic. Lagyan ko ng yung water, lagyan ko ng konting sesame oil. Actually, mag-slice na rin ako ng leeks. Ito yung pinakamasarap na part, yung white part. Tsaka yung leeks mura lang. And, well, especially dito sa Dubai. And sa ibang lugar rin, I think. Yun, masarap yan pang gisa. Pwede rin siya pang stuffing. Yung sibulechon is stuffed with leeks or spring onions. Garnish natin mamaya. Fried tofu. Oh God! Crapples! Fried tofu. Yung ano? Crapples. Ah, talaga? Wow. Sakto. Parang kumbaga na-research ko yung ating mga guest. Pero na which, hindi naman. Nagkataon lang. Pero alam mo yan, yung parang ang sarap ng feeling na yung favorite. Oo, kung ano yung gusto nilang kainin, yun pala yung lulutuin mo. Oo. O tama, kung ano yung favorite nila. So yung ginagawa ko yung pinakamatagal gawin. And then, atras. Then, tsaka ko i-slice yung mga pang-garnish, yung mga gulay, ganun. Neto malaking cabbage to eh. Chinese cabbage. Sliced it lang. And then ziplock. Para lang sa bahay. Yun, ma-portion-portion mo. And di ba minsan yung gamitin mo kalahati lang. Tapos iwan mo lang siya or balot mo sa newspaper.
pwede naman, balot mo siya sa paper towel na, na damp. Tapos, pasok mo Ziploc. Para lang, it keeps fresh. Ano na? Ang dami ko yung nakukontip. Oh, good, good, good. Ngayon, ito malapit na kukulo. Then, pag kumulo na ito, i-blanch ko na itong noodles dahan-dahan. Then, habang naghihintay, yun, slice ulit ng gulay. Actually, nagutom na ulit ako. So, pag nag-slice ka, ginaganon-ganon ko lang, oh. Kasi minsan, pag ganun mo, hindi na siya ma... I mean, sobrang laki na. So, para makuha mo pa rin lahat. Actually, maraming gulay na to. Hindi ko nagamitin to. Malayo pa yan. Ito, kumukulo na ba? Hindi pa. Okay. Ngayon, waiting game. Okay. May... Pwede. Halo ako lang konti. Para magiging parang loamy. Hindi kasi maliit yung pot ko eh. Oh. So ito gawin ko, itoss ko siya sa chili garlic. Ito naman, parang soup, noodle soup. Parang variety. Pero konti lang. Ano, or plain na lang. Plain na lang. Na? Oo. Yan. Tinitingnan ko kasi yung mga mukha ng mga kakain eh. Parang hindi sila nag-react eh. Ha? Huh? Mmm! Dapat yung ginta. Kaya pa naman. Kaya pa naman. Or, eto, gamitin ko. Tapos, i-rinse lang natin. Gamitin ko siya sa lalagyanan. Egg noodles. Punta kayo sa mga Chinese grocery, Asian supermarket, meron yan. Or Mickey, kung gusto nyo. Pwede rin. Mm. Try mo, gusto mo. Mamaya na. Saan kayo, yung camp nyo, umiikot-ikot or... Hindi, may camp kami isang sa loob sa may batayan. Oo. Tapos, kami ikot-ikot sa umada. Pero mayroon talaga kayong okay, spot? Oh, talaga. Tapos may alon rin doon or... Desert siya. Desert lang? Desert. Okay. Yung 120 na speed limit, plus 20 yan? Plus 20. Okay. Oh, pero sa Abu Dhabi wala. Abu Dhabi wala. Dilipat ko. Yawa. There you go. Wow. Oof. Hot waters. Ayan. Malapit na siya kumulo. Malapit na. Kasi mabigat and makapal yung pot. Kaya
matagal rin siya kumulo. Dito tayo sa... So, ito yung sangkap ng ating egg noodles. Ihalo ko lang lahat. So, parang dry noodle siya. Ihalo ko lang yung chili garlic, fried garlic, ibang brand na chili garlic. Ito masarap, may manito. At maraming pizza. And asin. Then, timplan lang natin ng leeks, coriander roots, and yung fresh coriander. Sana kumukulo na to, pero feeling ko hindi pa rin. So pag weekend, kahapon puno. Hindi naman, may mga tao. Pero kayo lang nagsaserve? Oo, kami lang. Grupo lang lang. Ihulog ko na ang dumplings. Medyo marami to. Sana may dala kayong takeaway. Mamaya, pwede rin tayo bumili para marami tayong mauwi. Maganda talaga pag i-drop mo or pag i-blanch mo ang dumplings frozen pa para hindi siya didikit-dikit. Kasi pag dumidikit na, nasisira na yung kanyang balat eh. Lagay nyo sa ilalim para maluto. Ito talaga, mapaparami talaga kayo sa kain. Beef. Last palagi yung beef. Actually, yung cabbage nga, lagay ko rin. Grabe na to. Sumusobra na. Laban. Pwede na to. Lahat na. Parang ano yan ah. Green meal. Coriander. Spring onions. Leeks. One soy. Okay. Tapos, fried garlic. Ilagyan ko lang konting sesame oil. Lagyan ko lang ng konting sabaw. Para lang magkaroon ng lasa. Okay, tara guys, kain tayo. Paano kainin? Kainin mo lang. Ngayon, haluin ko na to ah. Haluin ko na to. Sa sabaw muna. Oo. Fish tofu ba yan? Oo. So, fish tofu. Marat ng favorite sa atpas. Titip lang ko kayo ng noodles. Eh, ihalo dito. Pwede hindi mo ihalo, pwede rin. Mas masarap hindi mo ihalo. Pwede mo balikan to. Ito ihalo ko para sa inyo. Hangit sa crab balls. Okay. Ito guys ha, lagay ko lang dito ha. Chef, nalo. Okay ba? Okay, go. Sarap. Chili. Lagay ko dito. Hiwalay yung oo. Soup muna kayo, and then noodles after. Guys, 100 lang ha. Hindi pa tinipid. Dali natin yan, Koy.
Hindi. Sige, sa mag-serve din ako bukas. Dito na lang kami. One and a half to 2 hour drive from the city, and ito na siya. Pwede na. Iba pa rin yung alon sa atin, kumbaga. Iba pa rin yung baboy sa atin, kumbaga. Pero pwede na. Masaya na. Masaya na tayong lahat. And pwede na.